Good morning. Sir Irene, nakamute ka. Oh, good morning, good morning, good morning. Praise the Lord. 233 days na po ang DM Pod for today. Maraming salamat sa Diyos sa ating pong araw-araw na pagsasama-sama. Nag-breakfast tayo. Sama-sama. Ano pong bine-breakfast natin? Siyempre, dinner naman kay Sister Cynthia at kay Sister Susan. Yan. Napakaganda po na tayo po ay nagsasalo-salo. Hindi man po in person or face-to-face. Tayo po ay sa virtual magkakasama at nakakamusta po natin yung isa't isa. Ayan. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Na nandito na po kayo ngayon. Gising na gising. Gising, listo, buhay, malulusog, masisigla, masasaya na mga anak ng Diyos na palaging nag-excited, nag-enjoy na tayo po ay magkaroon ng gathering. Hallelujah. Sige po, wait po ha. Ayan, thank you Lord. So, salamat sa Panginoon na meron na pong 19 na nandito sa Zoom room. Yan, purihin po ang Diyos na tayo po'y magkakasama. Mga kapatid, napakaganda po ng araw na ito. Sabi nga po, every day, gawin po nating deklarasyon that this is the day that the Lord has made. We will rejoice, no? We will rejoice and be glad in it. Yan, praise God, praise God. Itong buhay na ipinagkaloob po ng Diyos sa atin ay sadyang punong-puno ng pag-asa. Kaya nga po ang theme ng Jesus is Lord Church Golden Acres this coming November 28 po, anniversary po, 25 years. 25 years po ang Golden Acres JIL. Ang theme is Eternal Hope. Eternal Hope, no? Napakagandang theme. At lalong-lalo na po, very timely sa panahon ngayon, mga kapatid, na tayo po ay magkaroon ng pag-asa na nagmumula sa Panginoon. Tayo po ay totally po na umaasa sa Diyos na hindi po tayo mananatili sa ganitong kalagayan ng ating buhay. Amen? Amen. Amen. Kaya kailangan po nating magtulungan, magpalakasan po tayo. No, bilang magkakapatid sa Panginoon, magpalakasan po tayo. Kailangan po natin ng isa't isa, lalong-lalo na po sa mga kapatid natin na maaring may mga pinagdadaanan, mga problema sa kanilang buhay. Kaya po, invite niyo po ang inyo pong mga kakilala, mga kaibigan, mga kapuso, ano pa ba ang iba nating ano, kapamilya. 'Di ba marami po 'yan na kung paano po ninyo naranasan ang biyaya ng Panginoon sa pamamagitan po ng DM Pod na regalo po ng Diyos sa atin, i-share po natin ito sa ating kapwa. Praise the Lord! So ngayong umaga po, today is November 3 na agad. November 3, 2021, 233 days of DM Pod. Praise the Lord! Yan, ngiti-ngiti po tayo. Ngiti-ngiti. Parang yung ngiti ni Sister Ruby Chongson. Yan o. 200, ilang days na bang nakaganyan si Sister Ruby na naka-steady yung smile niya, di ba? O, di ba? Yan yung ngiting tagumpay.
Praise God. So, ayan, dumadating na po. Dumadating na. Nakakatuwa rin yung virtual, no? Parang nagiging may kaugnayan din siya dun sa in-person na kapag may gathering. Diba? Siyempre, meron pa rin na meron pa rin maaga, meron pa rin late. Yung mga ganon, no? Parang ano pa din, yung buhay na yung dati natin, may natatraffic, may, syempre, ang traffic ngayon, yung sa internet connection, di ba? Naglalag, yung mga ganyan. Pero ang mahalaga po is yung condition ng ating heart. How much we enjoy, how much we, ano, yung tayo po excited na makapasok dito sa Zoom room. Araw-araw. Take note po ah. Araw-araw po ito. Praise the Lord. Thank you, Lord. It is all by the grace of God, no? Dahil po sa napakayamang biyaya ng ating Panginoon. Yan. Kamusta po? Kamusta po kayo? At syempre, araw-araw nating nakikita si Brother Jojo na nasa bus, di ba? Hello po! Hello po, Kuya. Praise the Lord. At nandito na rin. Hello, Tay. Good morning. It's live si Ate Susan. Yes. Hello, Tay. Kamusta dyan sa Amerika? Alam ko, busy si Ate Susan. No? Say good morning. Ay? Sa kanyang mga apo. Nandito rin po ang ating mga kapatid na naka-off cam pa, no? Nasa ibang lugar din po sila. Good morning. Kamusta po ba ang weather dyan sa Bulacan? Sa Bulacan, dyan po ba ay makulimlim? Dyan ba ay umuulan? Medyo malayo po ang Bulacan dito sa south, yan, sa north po, opposite. And then, syempre, malamig na kila Sister Lezaida, no, sa Tagaytay. Pero, yes po, malamig na. Malamig sobra. Na, may pagpag na yan, ano? At maraming tao daw dyan, balita namin, Sister. Totoo kasi, ang traffic na uli, lalo sa ano, yung Aguinaldo Highway namin, grabe. Marami nang nag-outing, marami nang namamasyal. Ang dami nang kumakain, lalo yung may, ano ng Petron. Ay, nako, grabe po, ang dami. Traffic. Ang dami na. Opo. Ang dami na yon. Siyempre, eh, ilang buwan tayong mga na-lockdown sa ating mga bahay. Kaya sabik na sabik yung mga tao. Nakakatuwa, no? Kwento ko lang. Nung November 1, bawal pumunta pala sa mga sementeryo. Tama ba ako? Opo, si Sarado. Pero saan nagpuntahan yung mga tao? Sa Tagaytay. Sa Tagaytay, sa Mopa, sa Dolomite, sa Luneta. Yes, diba, parang, po. Sana binuksan na lang yung sementeryo, eh, no? Yun nga po, sis. Kaya nga po, nagmalit na lang kami din. Kaya, di makapunta sa patay. Bukas na pala ang Zubik, no? Ang Zubik Safari. Opo. Open na pala. So, yes, nakita ko, nakapamasyal na doon si Sister Vivian kasama ang kanyang pamilya, ang kanyang mga apo. Yes. Po, tonto ang mga apo ko. Ano ba yung mga nandun? Tiger ba yon? Tiger po, opo. Ay, mga tiger, ma. Tiger, crocodile, yung usual. Okay naman na sila? Matataba pa rin ba? Mga healthy ay, pa rin ba? Ay, matataba, sis. Kasi may nagdo-donate daw doon ng ano, nung lockdown. Buti pa sila, baka ang dinonate. kaya nagtaka kasi kami, ang lalaki doon sa may crocodile, ang lalaki ng mga buto. Sabi namin, anong pinapakain dito? Ba't ang lalaki ng buto? Sabi nung nag-aalaga po, may nagdo-donate po nung lockdown ng mga baka. Buti na lang. Mabuti na lang. Thank God. Kasi nakita ko dun sa mga picture mo, ang healthy ng mga tiger eh. Oo, ang healthy po. Oo, ang healthy sila. Eh, parang nasabik din sila sa tao, no? Kaya nakakatuwa po na muli ay bumabalik na po ang sigla ng economy ng bansang Pilipinas. Pero alam niyo po kahapon, ikwento ko lang din, meron po akong kachat na doktor, ano? Sabi po niya, tingnan daw po natin after 2 weeks. Tataas yan. Yan naman, no? Kaya po, palagi pong mag-wear ng mask, ng face shield. At huwag po tayong makampante at hindi pa po tapos ang COVID. Kaya, hindi na po kasi mapigilan ng tao, lalong-lalo na may mga sales sa mall, marami ngayon ng bazaar, no? Talagang punong-puno po ang MOA.
nung November 1, napakaraming tao at ito'y nakuna ng mga camera at pinost. So, tayo po ay mag-pray na totally po is mawala na po itong ano, itong COVID. Totally po, mawala na. And praise God. So, tayo po ngayong umaga ay punong-puno ng pag-asa na ibinibigay po sa atin ng Panginoon. Kasi nakikita naman na natin yung sitwasyon ng buhay, which is na-enjoy na po uli ng mga tao. Ang mahalaga, mga kapatid, kahit bumalik na po, kahit na tayo po ay maging busy na ulit dahil marami tayong pinagkakaabalahan, at ang pinakamahalaga po sa lahat, hindi po tayo makakalimot sa Panginoon. Amen? Amen. Tayo makakalimot. Ito pong ating DM pad, magpapatuloy at magpapatuloy. Araw-araw pa rin po natin itong gagawin. Tayo po ay kailangan na i-make sure po natin na available po tayo sa gantong oras. Kung may pagkakataon na talagang hindi po maiwasan, na hindi kayo makadalo, wag po kayong makakalimot, mga kapatid. Meron naman po itong mga recorded video po na nasa YouTube channel. So, alam ko naman po na namimiss nyo ang DM pad eh, pagka minsan ay dahil nga may mga schedules po kayo na di maiwasan, mga importanteng mga lakad, trabaho, mga inaasikaso. So, yun po ay reminder lang po sa atin ng Panginoon. Magpapatuloy, tuloy-tuloy po tayo dito sa DM pad. Kahit po tayong lahat ay busy-busy na, sapagkat pwede na po tayong magsilabas. Pero wala munang tambay-tambay sa labas, no? Bawal muna yung mga tambay-tambay. Yung pag may importante lang po, yan naman ay payo ko lang sa bawat isa. Praise God. At ngayong umaga, mga kapatid, ayan, madami na tayo. So tayo po ay mas maraming magpupurit, aawit, magpapasalamat sa Panginoon. Mas maganda po. Amen? Amen. Amen. Yung sama-sama tayo. Yan. Medyo inaano ko lang po, no? Kinakausap ko muna kayo para hinihintay po natin ang iba. Sige po, meron po tayong aawitin. Tama-tama po ito sa atin pong pagsasama-sama ngayong umaga. Praise God. Sige po, awit po tayo. Magpasalamat po tayo sa ating Panginoon. As we gather, may your spirit work within us. As we gather, may we glorify your name, knowing well that I
gather, may your spirit work within us. As we gather, may we glorify your name. Knowing well that as our hearts begin to worship, we'll be blessed because we came. We'll be blessed because we came. Salamat ng marami, Panginoon. As we gather, Lord, dito po sa DM pa, 233 days, may your spirit work within us, our God, our Father in heaven. Hallelujah. Be glory, honor, and praise to you alone, our God. Be magnified, be exalted, be lifted up, Lord, in our midst. We thank you, Lord, for this morning, Panginoon, sa napakagandang umaga na inyo pong ipinagkaloob sa amin, sa napakagandang araw, Panginoon, panibagong buhay na inyo pong idinagdag sa aming mga buhay, panibagong kalakasan, pag-asa. Nagkakatipon-tipon po kami, Panginoon, dito po sa DM Pod ngayong umaga. Meron kaming pagkakaisa, Panginoon, na ikaw ay aming papurihan, sambahin sa Espiritu at katotohanan. Maraming salamat, Panginoon, na ikaw po ang nagdala sa amin sa gawain ito. Lord, sa iyo po ang DM Pod. Ikaw lamang ang maparangalan, Panginoon, sa aming kalagitnaan. At patuloy, Panginoon, na ipagkaloob mo po sa amin ang iyong banal na Santong Espiritu sa amin pong sharing na gagawin po ngayon, sa mga maiikling exhortation, Panginoon. Mangusap ka po, Panginoon, sa buhay po ng bawat isa. Take full control, Panginoon, sa programa ngayong umaga. At maradasan po ng bawat isa, Panginoon, ang iyong mayamang biyaya at presensya. Magkakalayo man po, Panginoon, ang aming mga lugar. Hindi man kami, Panginoon, ganoon, Lord, na nagkikita. Subalit ikaw, Panginoon, ang siyang nag-ugnay-ugnay sa amin, Panginoon. Salamat sa araw-araw na pananabik, Panginoon, na kami po ay dumalo sa gawaing ito. Salamat, Panginoon, sa pagmamahal, sa espiritu ng pag-ibig at pagmamahal, Panginoon, na ipinagkakaloob mo po sa amin upang mahalin po namin ang bawat isa bilang magkakapatid sa Panginoon. Maraming pong salamat sa lahat ng ginagawa mo po sa aming buhay. Maraming pong salamat, O Diyos. Sa inyo lamang po kami, Panginoon, lubos na nagtitiwala at nag-aalay ng aming buhay, Panginoon. At sa lahat, Panginoon, ng mga hadlang upang hindi ka lubos na makakilos sa aming kalagitnaan sa buhay po ng bawat isa. Panginoon, humihingi po kami ng kapatawaran sa lahat po ng aming mga pagkakasala, sa lahat ng aming mga pagkukulang, sa lahat ng aming karumihan, Panginoon, na amin pong nagawa, sa mga nagawa naming mga bagay. Panginoon, may nasabi kami, may naikilos kami, may naisip kami, Panginoon, na hindi po naging kalugod-lugod sa inyong harapan, O Diyos. Pakalinisin niyo po ang bawat isa sa amin ng banal na dugo ng aming Panginoong Jesus. Sa dugo na itinigis ng aming Panginoong Jesus sa krus ng Kalbaryo upang kaming lahat, Panginoon, ay mahata mo ng kumpletong kapatawaran. Lord, damitan niyo po kami, Panginoon, ng damit ng inyong katwiran, Panginoon, upang kami maging katanggap-tanggap sa inyong harapan, sa inyong paningin, upang ang aming mga panalangin, Panginoon, ay inyo pong dinggin, inyo pong tugunin, Panginoon. Maraming salamat, O Diyos, sa umaga pong ito, inaangkin namin ang bawat isa sa amin, Lord,
ay natanggap ang kumpletong kapatawarang ito na nagmumula po sa inyo. Salamat po, Panginoong Jesus. Salamat, Banal na Santong Espiritu, na siyang magtuturo, na siyang magagabay sa aming lahat ngayong umaga. Salamat, ngayon pa lang, dinedeklara namin ang katagumpayan ng gawain ito, maging ng araw na ito sa buhay po ng bawat isa. Tanggapin niyo po, O Diyos, ang pinakamainam na papuri, karangalan, kaluwalhatian, pagsamba at pasasalamat sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen and amen. Praise God. Palakpakan po natin ng Diyos. Hallelujah. Thank you, Lord. Pwede po ba ang lahat ay magsabi ng thank you, Lord? Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. Salamat sa Diyos na tayo po ay nagkita-kita. 42 na po tayo ngayon dito sa Zoom room. I know that tayo po ay pararamihin pa ng Panginoon sapagkat nais po ng Diyos na ang bawat tao po ay makakilala sa Kanya. Tanggapin siya as Lord and Savior ng kanilang mga buhay. Praise God! So, ngayong umaga po, wala po tayong guest ngayong umaga na siyang magtuturo. At hayaan po natin na ang programa po ng Banal na Espiritu ang siyang maganap dito po sa ating DM pad ngayong umaga. Yan. Alam ko po na ang bawat isa sa atin ay napakarami pong pwedeng ibahagi ano na mga pasasalamat at pagbabalik ng papuri pasasalamat sa ating Panginoon. At kung kayo naman po ay merong kahilingan, prayer request, pwedeng-pwede nyo rin pong dito po ay sabihin upang maisama po natin sa ating pananalangin mamaya. Praise God! Hallelujah! Alam nyo po, hindi po natin kailanman itatago o ikakahiya, ano, gawin na po ng ating buhay na tayo po ay nagbabalik ng pasasalamat sa ating Panginoon. Amen! Amen! Praise God! Praise God! Sino po ang matapang na anak ng Diyos na handang-handang magbahagi ng kanyang pasasalamat, ng patotoo, magbalik ng papuri sa ating Panginoon ngayong umaga? Sino po, mga kapatid? Praise the Lord! Hallelujah! Ayan. Praise God! Alam niyo po, sabi sa Psalms 40 verse 5, Lord, my God, you have done many amazing things. No? Totoo naman po yun. You have done many amazing things. You have made great plans for us. Too many to list. No? Sa sobrang dami po, talagang hindi natin kukulangin po yung mga pages na mga pahina ng ating pong mga notebook, kung ano man po, ano, sa dami ng dapat natin ipagpasalamat sa Panginoon. I could talk on and on about them because there are too many to count. Yan po ay nasa Psalms 40 verse 5. Kaya pumili lang po kayo, no, sa dami po ng ating pong dapat ipagpasalamat sa Panginoon. Ayan, sige po, ano po ang inuudyok sa inyo ng Banal na Espiritu na ibalik ang pasasalamat at papuri sa ating Panginoon? Praise God. Sige po, mag-unmute lang po ang gusto pong mauna na, na magpasalamat. Ayan, sige po. Wala pong mahiyain na anak ng Diyos. Lahat tayo'y matatapang at hindi po natin ito ikinakahiya. Praise God. Praise God. Sino po, mga kapatid? Sir Vivian, parang kitang-kita ko sa'yo na gusto mong mag-share po. Sige po, sis. Sige po, ako na lang, sis. Una po yung pasasalamat ko nung nakaraos po yung graduation natin ng maayos po, matagumpay. Sobra pong na-feel ko yung nung nandun ako sa church. Sobrang na-feel ko yung Holy Spirit na, ni Lord. Talagang siguro ang sabi niya, dito na yung mga anak kong lagi kong nakakasama every morning sa DM pad. Then yung outing naming family, sis, talagang sobrang na-feel ko rin yung saya ng mga apo ko tsaka ng family ko na nagkasama-sama uli kami sa ganung outing. At yung pag kahit maraming tao, talagang alam ko na nandoon si God, yung Holy Spirit niya na ginagabayan parang kami, pinoproteksyonan kami. At talagang pinanghawakan ko yon na lagi namin siyang kasama, hindi niya kami pababayaan na kahit saan kami pumunta,
andun yung gabay at patnubay niya na talagang inalagaan niya kami, sis, na sa pool, andun yung pandemic, alam ko, nado doon, pero sinapalaran ko yun dahil sabi ko, Lord, ikaw ang bahala sa amin. Never mo kami pababayaan. Kasi simula nung nagkaroon ng pandemic, talagang yung protection nandiyan dyan. Hanggang dito sa outing namin, andiyan dyan ka, kasama ka namin, di mo kami pababayaan. Salamat sa Diyos. Binabalik ko po ang papurit, pasasalamat sa Kanya. Amen. Praise God. Salamat sa ating Panginoon. Alam mo, sis, nakikita ko doon, eh, tuwan-tuwa yung pamilya mo kasi graduate si Mami, no? Diba? Natingin ko, para sa akin yun, di para sa mga apo ko. Oo, para sa iyo yun. Regalo yun sa iyo ng ano, eh, ni Lord, di ba? Na yes, nakagraduate ang anak kong to, kailangan i-celebrate. Parang si Sister Lizaida, may pa-ice cream at may pa-pansit, di ba? Sa'yo naman, may pa-outing. May pa-outing. Sinulat talaga ako si Sen, nung araw na yung sinabihan ako eh. Maalis tayo, sabi niyang ganun, bukas, sabi niyang ganun. Sabi ko, pupunta ba tayong sementeryo? Bawal, sabi niyang ganyan. Punta tayong Subic. Kala ko binibiro lang ako. Iba po talagang mag-surprise si Lord eh, di ba? Talagang our God is the God of surprises. Hindi po pwedeng mahadlangan ang mga dakila at magagandang bagay na Kanya pong inihanda para sa Kanyang mga anak. Amen. God. Sige po, sino po ang gusto pang magbalik ng pasasalamat sa ating Panginoon? Yan, parang merong inuudyok sa akin ng Holy Spirit na gusto pong marinig ngayong umaga para mag-thank you kay Lord. Yan. Pwede bang... Teka, sige. Si Sister Emmy Cabaltiera, gustong-gusto ko yung smile niya eh. Ayan, sige po, Sister Emmy. Nakamute ka po, sis. Nakamute ka. Praise the Lord! Good morning, mga sis. Good morning! Ang kwento ko naman eh regarding doon sa BBS natin. BBS 1 to 13. Ganito, nung una yung BBS, parang hindi yung BBS 1, aminin ko man, parang hindi nag-seek in sa akin. Siguro dahil maingay dito sa lugar namin, at the same time parang ewan ko ba kung bakit ano pa ako yata noon, medyo inaantok. Pero yung sumunod na magmula sa 2 hanggang sa 13 ay tinamaan na ako doon, sis. Tapos eh yung lalo yung kay Sister yung kay Pastora Mildred na 12 and 13 ba yon? Talaga naman bumigay na ako doon that time. Kaya yun lang, thank you na na-feel ko na talaga sila noon yung mga BBS natin noon. Amen. Kaya thank you Lord, thank you. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Ayan. Alam niyo po, napakabuti po talaga ng Panginoon na tayo po dito sa DM Pod ay ginagabayan po tayo ng Diyos para mag-grow po tayo spiritually. No? Mag-grow po tayo. Imagine, wala pa pong 1 year. No? Wala pang 1 year, pero ang bawat isa po, makikitaan na ng Panginoon na talaga po lumalago po tayo sa ating spiritual na buhay. Pwede na po tayong gamitin ni Lord eh, di ba? Pwede tayong gamitin ni Lord ngayon eh. Tayo mga simpleng pag-share po natin sa ating kapwa na sila'y mahal ng Panginoon. Alam mo, mahal na mahal ka ni Lord. Kasi naranasan ko eh. Di ba? Naranasan ko. Di ba? Sabi nga, ang word po ni Sister Emmy Cabaltiera, bumigay talaga siya. Di ba? Oh, yes. Di ba? Hindi na niya napigilan. Di ba? Bumigay talaga siya. Talagang, Lord, oy, nako, sinusuko ko na sa iyo ang lahat-lahat sa buhay ko. Di ba? Praise the Lord. Praise the Lord. So, salamat sa Panginoon. Alam mo, sis, kahit virtual, nakita ko po talaga dun sa, sa face ni Sister Emmy Cabaltiera na yung glory ng Panginoon eh. No? Kitang-kita po yung papaano po yung saya po, no? Kahit na sabihin virtual lang to, sa screen ko lang nakikita. Kahit parang one by one lang siya kaliit, di ba? Pero, ang linaw-linaw po kasi na nakikita ko po yung face niya na alam ko, meron po siyang i-share. Yan! At hindi nga po ako nagkamali. Talagang ganun po kasaya po si Sister Emmy. No? Talagang nung mula po ng... nakilala po niya ng lubos ang Panginoon sa Bibliyang Kaparaanan. Praise God!
At there's more, no? Sister Emmy, maraming pa po tayong yes. pagsasaluhan at pagsasamahan, sabi po ni Lord. Praise God. Thank you, Lord. Yan. Pwede po bang mag-share ngayon? At si Sister Roslyn San Miguel. Yan. Woo! Praise the Lord. Praise God. Hi. Good morning. Good morning. Siguro yung time na nag-graduation tayo ng BBS, parang iba ang feeling ko. Kasi syempre, sabi ko, at least nakagraduate ako ng 13 Bible Seminar, parang ganun. Tapos iba kasi ang feeling pag face-to-face, kasi kita mo yung mga, tsaka yung mga nasa Zoom din, na appreciate. At tsaka thank you din sa mga blessings ni Lord sa akin. At tsaka yung alam mo ba ngayon, naggagawa ko na nga, grabe, nung bago mag-graduate. Ay, after graduation pala, nakapag-anim na aha ko. Kumbaga ngayon, updated na ako. Thank you, Lord. Amen! Amen! Thank you, Lord! Thank you, Lord! Ni Ate Vivian. At saka yung mga anak ko, nung makalawa, tinitri nila ako, kumain kami sa labas. Parang ganon. Praise God, no? Nakakatuwa po. At wala po yatang kapamilya tayo na hindi natuwa dun sa nangyari. Diba? Lahat po ng ating mga mahal sa buhay, hindi lang po nila masabi na talagang tuwang-tuwa kami sa nangyari. Grumadmit po kayo sa Basic Bible Seminar. Nako, sobrang saya po ng ating mga kapamilya, ng ating mga anak. Diba? Amen ba? Si Sister Buds niya, kasama pa yung asawa. Diba? Wow. Full support. Full support. May photographer siya. Praise the Lord. Siyempre, talagang si Sister Roselle at nakikita po ng Lord sa kanya kung gaano po niya din niya desire, no? Ang Panginoon sa kanyang buhay, sa kanyang puso. Updated na po ang kanyang aha, di ba? Praise God, praise God. Thank you, Lord. Sobrang, thank you, Lord. Ano po, no, yung ngiti natin eh, hindi mawala dahil po sa katuwaan po natin sa nangyayari po na ginagawa po ng Diyos. Siyempre, nakitang-kita ko sa screen ko na share na rin si Sister Buds, no? O, Sister Buds, ikaw naman. Mute ka po ha, nakamute. Ayun po, good morning po din sa ating lahat. Ayun po, sobra po talaga akong kasisiyahan kasi po ano po eh, yung hindi ko po inaakalang sasama yung husband ko doon sa graduation po. Kasi sobrang saya ko lang po talaga. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin. Pero yung hindi ko siya niyaya. Tapos sabi ko lang po dito sa kasama namin, tulungan mo nga ako maghanap ng damit kasi yung taba-taba ako na ngayon. Sabi ko, sana may magkasya pa. Sabi ko, gamitin ko sa graduation. Sabi po niya, anong graduation? Sabi ko, yung inaatinan kong ano, na Bible, Basic Bible Seminar, every morning, na kumpleto ko. Ay, may graduation pala yun? Sabi ko, oo, meron eh. Sabi niya, sasama ako. Sabi niya, ganun, sasamahan kita. Ha? Sabi ko, talaga, sige. Tapos date din tayong dalawa after ng graduation. Sabi niya, i-celebrate natin dalawa. Kasi po yung mga anak ko nga, may mga assignment niya, may work isa, kailangan matulog agad. Sabi ko talaga, Papa, sobrang saya ko kasi po, nadala ko siya sa church. Nadala ko po siya doon. Pinakita ko po sa kanya yung ano, pinagkakaabalaan ko ngayon. Sobrang saya ko lang po talaga. Hindi ko po inaakala nga nasasama siya. Ayun po. At sobrang thank you po, Sis Irene, kasi ginamit kami, Lord, para kayating kami na mas lubos namin siyang makilala. Na mas talagang yung nanggagaling sa puso yung mga dasal namin niya sa kanya, hindi yung bara-barang dasal lang. Hindi ganun. Sobrang pasasalamat po na
na naintindihan ko po na kaya kami pinapagawa ng AHA para po malaman namin kung ano yung gustong sabihin din sa amin ni Lord na ganito pala yun. Hindi pala basta-basta babasahin, iintindihin, uunawain. Uunawain mo kung ano yung ayaw ni Lord na gawin mo. Napakalaking bagay po nitong BM Pad. Sis Irene, sobrang pasasalamat po sa inyo talaga. Sobrang saya ko po na unti-unti nagkakaroon ng kabuluhan yung buhay ko dahil mas malawak yung ano ko kay Lord, yung ay, hindi ko po sobrang saya ko lang po talaga. Sobrang saya ko lang at naka-accomplish. Kumbaga sa ano ko po, naka-accomplish na naman po ako sa buhay ko. Kung kukunin man ako ni Lord, at least na tutunan ko pong intindihin lahat kung ano po yung dapat kong matutunan dito sa Bible. Mga simple na bagay po na yung tapo-tampo, wala na yun. Mas mahalaga magmahalan, magkapatawaran agad kung ano man yung mga maliliit na tampo. Amen. Amen. Yes, Lord. I love you, Sis Buds. Opo, yun na po, Sis Irene. So, thanks na po. Nagigay mo po ang ating Panginoon. Opo. Praise Lord. God. Lord. Love you, Batsy. Amen po tayo, kamahal love ng Panginoon. Love you, Batsy. We love you, Sister Buds. No? We love you, everyone po. No? Love you, brothers and sisters. Guys. Bravo na tayo, Sis Mad. Tears of joy po yan. No? Sobrang pasasalamat sa Panginoon na mapapaiyak ka. Talaga. Aagos na lang yung luha mo dahil sa sobrang pasasalamat sa ating Panginoon. Amen. So, nagsisabi nga po, no? Nagsisimula pa lang po, start pa lang po itong BBS na marami pa po tayong matututunan pa. Napakarami pa po nating mapapag-aralan pa, matututunan pa. Matutuklasan po natin lalo yung higit na kabutihan, yung mga kamangha-manghang dapat po nating malaman kung sino po talaga ang Diyos, no? Praise God sa ating mga buhay. Praise the Lord. So, alam ko po na ang bawat isa ay excited sa level 2, no? Tayo po'y nagtapos sa elementary pa lang po yun. Tayo po'y papasok na sa ating high school. No, at meron pong kolehiyo pa yan, ibang level din at masteral, no? Praise God. At mga kapatid, bago nga po pala, baka makalimutan ko lang, meron pa pong pwede pa po na kung sa mga hindi pa po nakakatapos sa ating basic Bible seminar, pwede po kayong humabol. Meron pong graduation this coming December. So this coming December po, merong gaganapin na graduation kasi bukod po sa DMPAD, meron din pong mga basic Bible seminar na ginanap sa iba't ibang ministry. Sa women, sa men, sa KKB. Ang KKB po is Kristiyanong Kabataan para sa Bayan. So meron din po sa, yun po, yung tatlo na ministry po, Young Adult Ministry, apat po. So ongoing po silang nagkakaroon ng basic Bible seminar. So, ang graduation po is December po, mga second week of December. So, pwede pa po ang mga taga DMPAD, kung kayo po ay gusto nyo po na kayo rin po ay maranasan na matapos nyo po ang 13 Basic Bible Seminar, magsabi lang po kayo, i-message nyo po ako, i-message nyo po ang inyong group leader, i-message nyo po Sister Trini upang maayos po natin ang schedule at umabot po tayo na para sa graduation on December po, second week of December. Yan. So, yun po, encourage nyo po. Kung meron po kayo mga kaibigan na gustong mag-join, na hindi pa po member dito sa ating DMPAD family, yun, invite nyo po sila. Pwede pa pong makahabol, mga kapatid. Pwede pa pong makahabol. Praise God. Hindi po tayo titigil na natapos po yung batch 1. Gawin na po agad natin batch 2. Para makahabol po para sa graduation on December.
Praise God. So, yun po ano, para tayo pong lahat ay patuloy na mas maging malalim ang ating pong pagkakakilala sa ating Panginoon sa Bibliyang kaparaanan po. Praise God. Salamat sa Diyos sa buhay po ng bawat isa na nagbigay ng patotoo ngayong umaga. Pagpalain po kayo ng Panginoon, no, na pangiti po natin, no, na pangiti niyo po si Lord sa inyo pong mga patotoo, sa inyong pagbabalik ng pasasalamat sa ating Panginoon. Ako po ay hindi ko po ma-explain, no, unspeakable joy in my heart na darating po pala sa ganitong punto dito po sa DM Pad na meron pong ganitong mangyayari. Yung day 1 po ng March 16, simple, gusto ko lamang pong magkaroon ng mga kasamang manalangin. Yun po yung hiningi ko sa Panginoon. Gusto ko ng mga makakasama sa pananalangin, kahit virtual. Pero alam niyo po, pagka ang isang gawain po para sa Panginoon, nakita po niya ang puso ng bawat isa, ito po yung kanyang palalaguin. Palalaguin po ni Lord. Kaya po palagi kong sinasabi, Lord, sa iyo po ang DM Pad. Ito lamang maitataas at mapaparangalan sa DM Pad. Hindi po tao. Hindi po, wala pong kahit sino man, pangalan ng tao ang maitataas at maitatanghal, magiging bida sa DM Pad. Walang ibang kundi ang ating Panginoong Jesus lamang po. Siya lamang po. Praise the Lord. At kung ang bawat isa po sa atin ay kung magpapagamit sa Panginoon, tayo pong lahat kakasangkapanin ni Lord, no? Kakasangkapanin po niya ang ating mga buhay upang marami pa po tayong tao na madala sa gawain ito. No, wala pong kalugihan na tayo po yung mag-spend ng time dito, isang oras at kalahati. So wala pong kalugihan doon, bagkus po tayo po ay makakaranas ng pagpapala, no? Pagpapala sa ating buhay, hindi lamang po sa material o sa financial, bagkus pagpapala po sa lahat ng aspeto ng ating buhay. Amen. 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 Praise God. Alam niyo po, in-impress ng Lord sa akin kanina. Alam niyo po yung ating testimony ngayon? Eksakto po siya sa ating aha for today. No, kung hindi pa po kayo nakapag-aha for today, after po nito, no, sa inyo pong quiet time, basahin po ninyo ang ikalawang Korinto chapter 4. The whole chapter 4 po. Makikita niyo na magkaugnay po sa mga naging testimony ng bawat isa, yung atin pong sharing ngayon and then yung aha ngayon. Yan, napakaganda po ng ating devotion. Kayo na po ang mag-share mamaya ng inyong aha at masasabi nyo na talagang magkaugnay po, no? Ang atin pong nangyayari po ngayon dito sa DM Pad and our aha for today. So don't miss po doing your aha, doing your quiet time. Napakaganda po ng mensahe ng Panginoon. Every day po, talagang hindi po pwedeng matapos ang araw na hindi po natin mababasa ang kanyang message every day sa atin. At nakakapanghinayang na hindi po tayo makapag-devotion. Kasi dumating din po yan nung ako po yung bago-bago pa lang, na minsan namimiss ko yung devotion, yung aha. Dahil nga po sa kabisihan, kailangan lumarga na, umalis na, maraming asikasuhin. Pero pag the next day, pag nag-devotion ako, ano ba yung devotion kahapon? So pag nabasa ko, ay ba't hindi ko ito nabasa kahapon? Ito yung kailangan ko. Ito yung dapat na nabasa ko pala yesterday. So hinayang na hinayang ako. Kaya sabi ko, ay ayoko nang nag-miss ng aha. Kasi yan yung magiging natin, gabay natin sa maghapon natin, no? Yan yung magbibigay sa atin ng lakas, yung salita ng Panginoon para tayo lumarga at humayo at tayo po'y gawin natin kung ano po yung pinapagawa ng Lord sa atin. Hindi po pwedeng yung lalabas na lang, ikilos na lang, or gagawin natin yung mga pinapagawa ni Lord nang wala po ang salita ng Panginoon. Kailangan po natin si Lord. Amen? Kailangan po natin ang Diyos sa ating mga buhay. Praise God! Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Again po, ang ating pong aha ay ikalawang Korinto. So nasa 2 Corinthians na po tayo, chapter 4. Yan, chapter 4.
Meron pong maiki lang po na exhortation. Oh, teka po, baka meron pa po kasing gustong mag-share eh. Mahirap po ang, alam nyo yung mag-share ka tapos hindi mo na i-share. Hindi ka makatulog nun, no? Hindi ka mapakali. Ba't hindi ako nag-share? Yes po. Diba? Meron ganun po eh. Sana nag-share ako ka, hinayang na hinayang ka. Dapat Lord, ano eh, shinare ko yun eh. Yung mga ganyan, naranasan niyo po yun? Naramdaman niyo po ba yung ganun? Kaya sige nga, baka pwedeng mahilingan pa mag-share si Sister Lizelle de la Cruz ngayong umaga. Ayan, sige nga. Praise the Lord. Igulat ka. Naririnig ba? Sa totoo yung baby. Sige, naririnig namin. Ano ba siya share ko? Madami. Siguro maraming uncertainties before kami umuwi ng Philippines. Pero at peace ako kasi alam ko ang good God. Tsaka pinag-pray namin palagi yung baby na dapat safe yung flight. Hindi siya mag-iingay. Ay, hindi siya hindi masasaktan yung tenga niya. Dahil nga first time yung lumitag. First time niya mag-travel. So far, so good. Maraming nag-pray. So, I guess yun talaga yung blessing sa amin. Maraming nag-pray for our safe travel. Ayan. Praise God. Ayan. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. No? Ayan po. Sila po ngayon ay nasa quarantine hotel. Galing po sila ng Singapore. Silang family. So, kararating lang po nila last October 29. Tama, no, Zel? October 29. So, 10 days quarantine po. So, nakaka 5 days or 6 days na yata sila sa hotel na talagang nandun lang silang family. Yung asawa niya and then yung baby po nila. At nagpapasalamat po siya sa Panginoon dahil yung kanila pong safe travel going back to the Philippines kasama yung baby. Alam naman po natin na napakahirap na isakay sa eroplano, no? Wala pa pong 5 months lang ba si Baby Lance? Oh, 5 months pa lang po. So, salamat sa Panginoon na maluwalhati po silang nakabalik ng bansang Pilipinas. 12 years po na nagtrabaho si Lizelle sa Singapore. Nung nag-BBS po siya, sa Singapore po yun, nasa Singapore po, no? Nung natapos po niya yung BBS. Siya po ay pinsang buo ko po siya. Yan, yung father niya at ang tatay ko is magkapatid. Nako, napakaganda po ng aming mga testimony. No, talagang kukulangin po ang oras natin sa DMPAD kung papaano po sila naka-join dito sa DMPAD. Talagang masasabi po natin, kamangha-mangha ang Panginoon sa ginawa po ng Diyos, no? Yan po ay sa mga susunod nating mga schedule na mga patotoo. Iya-allow po ni Lord na maipahayag ang lahat ng iyan. Praise God. Praise God. Alam niyo po, meron lang po akong napaka-ikling. Yan, sige po. Exhortation po ngayong umaga. Sabi po sa Isaiah 41 verse 13, "For I, the Lord thy God, will hold thy right hand, saying unto you, fear not, I will help you." No, napakagandang pangako ng ating Panginoon. Fear not. Sino po dito yung medyo may mga takot sa kanilang puso? Pero ang pangako po ng Panginoon, fear not, I will help you. Alam ko po, meron dito, ang life verse niya is Isaiah 41:10, no? Napakaganda po ng Isaiah 41:10, basahin din po natin yon, ang mga pangako ng Panginoon, na huwag po tayong magugulumihanan at matatakot. Praise God. Sige po, babasahin ko po ito. Okay. Isaiah 41:10. "Do not be afraid. I am with you. I am your God. Let nothing terrify you. I will make you strong and help you. I will protect you and save you." Ay, grabe talaga. Talagang hindi na natin, wala nang puwang sa puso natin ng pagkatakot. Dahil sa napakagandang pangako ng Diyos sa atin, no? Ang Diyos na ating sinasamba, ang Diyos na ating nalalapitan, sinasampalatayanan, ay may pangako po sa atin na huwag tayong matakot.
He is with us. Sabi niya, ako ang inyong Diyos. Let nothing terrify you. I will make you strong and help you. I will protect you and save you. Praise God. Ito rin po ay mababasa natin sa Joshua chapter 1 verse 9. Hallelujah. Sabi po dito, remember that I have commanded you to be determined and confident. Do not be afraid or discouraged. For I, the Lord your God, I am with you wherever you go. Praise the Lord. I, the Lord your God, I am with you wherever you go. Wala pa. Hallelujah. Salamat sa Panginoon. Panghawakan po natin ang mga pangako, ang salita ng Diyos sa ating buhay. Huwag po tayong matakot, ano, sa mga bagay na nakakatakot. Sabi nga, tayo ililigtas ng Panginoon. Patuloy lang po tayo na manalig at manampalataya sa ating Diyos. Gawin po natin ang nais ng Diyos, ang kalooban ng Panginoon. Ano ba ang kalooban ng Panginoon? Na tayo po ay sumamba sa Diyos, sa Espiritu at Katotohanan. No? Tayo po ay sumunod sa Kanyang salita. Tayo po ay mag-devotion. Tayo'y manalangin. Yan po ang gustong-gusto ng Panginoon na isurrender po natin ang lahat-lahat sa Kanya, lalong-lalo na po ang ating buhay. Maghari po ang Diyos sa buhay natin. Ang kalooban niya po ang siyang masunod sa ating buhay. Amen. Hindi na tayo, no? Hindi na po tayo ang masusunod sa ating buhay, kundi si Lord na po. Amen. Sabi nga po, the true God has a son called Jesus Christ, no? Si Jesus po, ang ating Panginoong Jesus, ang ating sariling tagapagligtas ng ating buhay na ibinigay po niya, no, ang kanyang buhay para sa kaligtasan nating lahat. And the Spirit of the true God is called the Holy Spirit. Ang banal na Espiritu ng ating Panginoong Diyos na nananahan sa ating puso. Kaya po, nakakagawa tayo ng mga bagay na kalugod-lugod sa Panginoon. At kung papaano po tayo nananampalataya at kumikilala sa ating Panginoon ngayon, ito po ay hindi dahil sa sarili nating lakas o karunungan, kundi dahil po sa biyaya ng ating Panginoon. Dahil nananahan po, ipinagkaloob niya sa atin at nananahan sa atin ng kanyang banal na Espiritu. Yan. So, dapat po lagi nating ma-identify. Baka po tayo ay minsan nagkakaroon po ng panghihina sa ating pananampalataya. Huwag niyo pong hayaan na magkaganon. Ano? Agad po tayong lumapit sa Panginoon. Buksan po agad natin ang Biblia, ang kanyang salita. Basahin po natin yung mga pangako ng Diyos sa atin. Basahin po natin. Praise God. Kaya po, alam niyo po, nakakatuwa yung ano eh, yung kay Joshua. Nabasahin ko po yun ah. Yung kay Joshua po ano, sa chapter 24. Yan, Joshua chapter 24. Praise God. Yan. Sabi po sa chapter 24 ng Joshua, verse 14, kaya ngayon, igalang niyo ang Panginoon at paglingkuran ng may katapatan. No? Igalang niyo ang Panginoon at paglingkuran ng may katapatan. Sino po dito ang gustong-gustong maglingkod sa Panginoon? Praise God. Sabi po, paglingkuran natin siya ng may katapatan, itakwil na ninyo ang mga Diyos-Diyosang sinasamba noon ng mga ninuno nyo sa kabila ng ilog Euphrates at sa Ehipto at maging lingkod kayo ng at maglingkod kayo sa Panginoon. Praise God, praise God. So, ang paglingkuran po natin ay walang iba kundi ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Igalang po natin ang Panginoon, patuloy natin siyang kilalanin na siya ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, walang katulad, ang Diyos na dakila, no? Ang Diyos na nakagagawa ng mga bagay, mga kamangha-manghang bagay sa ating buhay, walang imposible sa ating Panginoon. Amen? Amen. God, praise God, no? Patuloy po tayong maging matatag sa ating pananampalataya, no? Maging matatag po tayo. Hindi ko po alam kung ano mga kalagayan po ng buhay po ng bawat isa. Kung kamusta po, ano, kung ano po yung mga totoong mga nangyayari sa inyo, kung ano po yung sitwasyon po ninyo, hindi po natin yan dito na ilalatag
isa-isa yung kumpleto na mga detalye. Pero ang Diyos po, alam po niya ang lahat ng yan. Alam po ni Lord lahat-lahat ng nangyayari po sa atin. Kaya ang Diyos po ay naghihintay po sa atin na tayo po ay lumapit at dumulog po sa Kanya. Handang-handa po niyang sagutin ang ating mga panalangin. Handang-handa po niyang gawin ang mga himala na atin pong hinihiling. Amen? Praise God. Lumapit po tayo sa Panginoon. Huwag niyo pong kakalimutan. After your devotion, mag-pray po. Lapit po tayo sa Lord. Tawag po tayo sa Kanya. Amen. Praise God. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Thank you, Lord. Ang Diyos na mabuti. Ang Diyos na nagbibigay sa atin ng buhay araw-araw, hininga. No? Yung mga puso natin na tumitibok-tibok pa, galing kay Lord yan. Kaya dapat po tayong lahat ay palagi pong nagbibigay ng ating pasasalamat at papuri sa ating Panginoon. Praise God. Meron pong mga bagay na ginagawa si Lord sa buhay ng bawat isa at sana po huwag po kayong panghinaan ng loob. Tuloy-tuloy lang po tayo ha, mga kapatid. Tuloy-tuloy lang po tayo. Go, go, go lang. Kaya po nandito tayo. Baka meron dyan may mga nararanasan. Sabihin nyo lang po. Kung di nyo po masabi sa group leader po ninyo, i-chat nyo po ako at yan po yung ipanalangin po natin. Magpalakasan po tayo sa isa't isa. Kung may pinanghihinaan, pamilya po tayo sa DM pad. Pamilya po tayo. Magpanalanginan po tayo. Amen. At nakikita ko po sa aking group chat. Ah, dito sa ating chat box po at may mga prayer request po tayo ngayon. Hallelujah. In Jesus' name. Hallelujah. So, tayo po ngayon ay dadako na sa ating closing prayer po. At atin pong bibigyan daan. Kung pwede pong mag-closing prayer po ba si Sister Trini? Ngayong umaga po? Yes po, sis. Okay. So, pero bago tayo sis mag-closing prayer, mag-picture po tayo. Mag-picture para po... Yan, kompleto pa po tayo. Kasi pagka nag-closing saka mag-picture, akala ng iba tapos na, nag-e-end na po. Ayan, wala na po bang gustong mag-share? Baka po kasi meron pa. Parang may nararamdaman ako na meron pa. Ayan. I-reserve niyo po yan ha, para bukas. And tomorrow po, ang atin pong guest speaker ay si Sister Gretch Colliado po. Thursday and Friday po si Brother Marlon and Sister Joanne. And praise God. So, yan po ang ating schedule. Picture po. Thank you, Lord. Glory to God. Hallelujah. 1, 2, 3. Smile. Ayan. Thank you, Lord. And next page. Dumadami po ang mga babies natin, ano? Praise God. 1, 2, 3. Ayan. Thank you, Lord. Thank you, Lord. I love you all with the love of the Lord. Sige po, Sister Trini. Let's have our closing prayer. Praise God. Baka ako po yung ano, yung nararamdaman ni Sis Irene na gusto pang magpasalamat. Oo, meron talaga. alam niyo po ang gusto ko pong ipagpasalamat. Merong prayer meeting ang JIL Golden Acres kagabi. And nagchat kami ni Sister Irene habang nakikinig. Sabi niya, Sis Trini, may mga taga-DM pad na naka-attend ngayong gabi. Sabi niya sa akin. Sabi ko po, Sis Irene, nakapag-jot down na po ako ng attendance dahil excited ako, nakita ko silang uma-attend ng ano ng prayer night. Tapos si Sister Irene pa po ang MC kagabi. Ang saya-saya po ng gawain, grabe. Sabi nga niya, mula pagsikat ng araw, may dawn watch, hanggang gabi, andun ang mga kapatiran na hindi po na yung joy. Sabi ko nga po si Sis Irene kagabi, nag-share kami ng husband ko. Sabi ko, alam mo, dati sinasabi lang ng bibig ko yung unspeakable joy and yung peace that transcends all understanding. Pero feeling ko parang ngayon lang ko naramdaman yung talagang unspeakable joy. Na alam nyo, laging namamagay yung mata ko kasi every time na nagsasalita ako ng kabutihan ng Panginoon, lagi akong umiiyak. Sister Buds, nakita ko po sa vision ko. Si Sister Buds, nung kagabi, nakita ko siya sa vision ko na pumapasok po siya sa church na magiging member na nandun siya sa church ng Jesus is Lord Church Golden Acres. Hindi ko alam kung bakit ko nakita sa vision ko na pumapasok siya dun sa church na yun. Tapos ngayon nag-testimony po siya ng ganun. Talagang yung unspeakable joy talaga, sobra.
Sabi ko nga, pag may katabi ako ngayon dito at hinawakan yung aking kamay, grabe po yung everyday na power na binibigay po ng Panginoon. Sobrang ang dami pa po niyang gustong gawin sa buhay po nating lahat. Amen po ba? Amen. Praise God. Praise God. Sige po, tayo pong lahat ay manalangin. Hallelujah. Hallelujah. Tunay nga po, Panginoon, napakabuti mo. Nag-uumapo po ang kagalakan, Panginoon, sa aming mga puso. Sa mga bagay, Panginoon, na ginagawa mo sa aming po mga buhay. Tunay po na tapat ka sa mga sinabi mo sa iyong salita. No eye has seen, no ear has heard, no mind has conceived what you have prepared to those who love you, Lord. At ito po ang nais mong gawin sa buhay ng aming po mga ka-DMPAD, Panginoon. Mga bagay na hindi pa po namin naranasan, mga bagay na hindi pa po namin nakita, mga bagay na hindi pa po namin narinig, Panginoon, ang mga plano mo sa buhay po namin, Panginoon. Hallelujah. Maraming salamat po, Lord. Today, again, is a very special day na ginawa mo sa amin po mga buhay. It's another history, Lord, na maaalala po namin kung gaano po ka ikaw kabuti sa buhay po ng aming mga, sa buhay po ng bawat isa, Panginoon. Hallelujah. Salamat din po, Panginoon, sa maiksing exhortation na amin pong narinig, na tunay nga po, Panginoon, we will never fear because you are with us, Panginoon. Yan po ang pangako mo sa amin. Ang katunayan po, Panginoon, natutunan po namin that in the Bible, you have said this word, do not fear. 366 days, Panginoon, kasama ang leap year, meron kang pangakong huwag po kaming matakot. Dahil meron ka pong pangakong sasamahan mo kami sa bawat araw, sa bawat laban, Panginoon, ng aming buhay. Oh yes, Lord, thank you so much, thank you so much. Maging sa aming po mga kapatid, Lord, sa umagang ito na meron po mga prayer requests, sama-sama po namin silang idinadalangin at inilalapit sa inyo, Panginoon. Sa prayer request, Panginoon, ni Sister Ruby Lacuna, para sa kanyang kapatid, Panginoon, kay Baby Pajardo at Mariam Reyes Fenwick, hallelujah, Panginoon, nasaan man ang aming mga kapatid na ito, Panginoon. You are the God of miracle. You are the God of everywhere. You are the God of everything, Panginoon. Nasaan man silang dako sa oras na ito, Panginoon, we pray, Lord, na dalawin mo po sila, Panginoon, ng iyong mayamang presensya at itantay mo, Panginoon, ang iyong mapaghimalang kamay sa aming po mga kapatid na ito, Panginoon, at igawad ang kumpletong kagalingan sa kanilang mga katawan. Hindi man po namin alam, Panginoon, ang kanilang mga sakit, O God, hallelujah, but Lord, you know it very well, O God. Kaya naman sa umagang ito, Lord, as we cancel in their body ang anumang sakit karamdaman na ito, Panginoon, and we release the complete healing, Panginoon, na nagmumula po sa inyo in the mighty name of Jesus. We also pray, O God, sa prayer request ni Sister MJ, Panginoon, para po kay sa kanyang anak, kay Jensen Mark Abad, Panginoon, for healing heart, Panginoon. Anuman po ang sakit ng puso na ito, Panginoon, Lord, we pray, hallelujah. Hallelujah. Yes, O God. Ang pusong ito ay para sa inyo, Panginoon. Hallelujah. And you don't want a defective heart, O God. But you want, Lord, ang puso, Panginoon, na dalisay. Ang pusong, hallelujah, malusog na ipaglingkod sa inyo, Panginoon. That's why this morning, Father, we pray that you continue to touch the heart of Jensen Mark Abad, Panginoon. And we claim the healing upon that heart, Panginoon, in Jesus' name. In Jesus' name. Panginoon, maging kay Brother Felix Baliber, Panginoon, dahil siya po ay mayroon pong fever and colds, Panginoon, sa oras na ito, Father God, we pray also, Panginoon, ang complete healing to be upon Brother Felix. Lord, hipuin mo ang kanyang buong katawan at iparanas, O God, ang kumpletong kagalingan, Panginoon, na nagmumula po sa inyo. We cancel out right now, we cast down any power of fever and colds upon his body, O God, in the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Nakikiisa po kami sa panalangin ni Sister Nilda Iruma, Panginoon, para sa kanyang husband. Kung saan, Panginoon, ay meron po siyang alcoholism, O Lord. Hallelujah, Father. Sa panimula ng pag-attend, Lord, ni Sister Nilda sa gawain po ng DMPAD, Panginoon. Makikita po niya, Panginoon, na sa aming pong sama-samang pananalangin, magkakaroon po ng miracle, O God, upon his husband. Sister Nilda, rest assured that the Lord is doing miracle upon your husband. It's not yet too late dahil meron po siya magandang plano sa inyong pamilya. And he will use your pag-attend mo sa DMPAD para makita ng iyong husband. Hallelujah, ang pagbabago sa inyong buhay.
In the mighty name of Jesus, we just cancel out, Panginoon, the power of alcoholism upon his husband right now, O God, in Jesus' name. In Jesus' name. Yes, Lord, we claim it right now, Lord, na darating po ang araw na ipagpapatotoo ni Sister Nilda, Panginoon, ang kagalingan ng kanyang asawa, Panginoon, in Jesus' name. In Jesus' name. Hallelujah. Panginoon, maging sa prayer request ni Sister Lizelle, O God, ang kanilang swab test tomorrow, Panginoon, we claim it, O God. Negative po ito, Father God, in Jesus' name. In Jesus' name. Maging kay Sister Cynthia, Panginoon, hallelujah. Her prayer para kay Minda Azarcon. Healing, Panginoon, para sa heart problem nito, Panginoon, in Jesus' name. Nasaan man po ang aming kapatid na ito, Panginoon, abutin niyo po ito ng iyong mapaghimalang kamay at igawad, Lord, ang kumpletong kagalingan na nagmumula po sa inyo. Maging sa umagang ito, Lord, we pray for Sister Jessica, O God, kung saan, Panginoon, ay nakakaranas po siya, Panginoon, ng malalim na kalungkutan because today, she remembers, O God, na nawala ang kanyang anak 4 years ago, Panginoon. Lord, we pray for your comfort to be upon her. Bilang isang nanay, Panginoon, napaka malungkot na pangyayari na wala ang kanyang anak 4 years ago, Father God. But today, Father, we pray that you comfort her and you embrace her, O God, with your love. At nakikiisa po kami, Panginoon, sa kanyang panalangin, Panginoon, na maranasan po niya ang kagalakan, O God. Nakapiling mo na, Panginoon, ang kanyang anak na hindi na po siya makakaranas ng anumang sakit, ng anumang karamdaman, ng anumang pighati, Panginoon, ng mundong ito. This is your comfort, Sister Jessica, that the Lord is with your daughter right now at maranasan mo ang kapayapaan na nagmumula sa Panginoon. In Jesus' name, in Jesus' name. Panginoon, marami pong salamat sa lahat po ng aming mga kapatid na hindi po nakapagsulat ng kanilang mga prayer request this morning. Father, we pray. Ano man po ang mga panalangin ito, Panginoon, patuloy niyo po itong katagpuin sa kanilang mga buhay, O God, at maranasan po nila ang katugunan, Panginoon, ng mga panalangin ito. Because our faith, Lord, is that you are our God who answers our prayer and you are God of miracle, O God, in Jesus' name. Panginoon, maraming pong salamat. Minsan pag ipinagkakatiwala po namin sa inyo ang aming mga buhay, ang lahat po ng aming mga pamilya, Panginoon, let your divine comfort, let divine healing, let your divine presence, let your divine protection be upon us all, Father God, in Jesus' name. In Jesus' name. Samahan mo kami sa buong maghapong ito, Panginoon. Minsan pang maipaglingkod po namin ang aming mga buhay sa inyo, Panginoon, in Jesus' name. Panginoon, marami pong salamat. Habang sa umagang ito, dinedeklara po namin, the Lord bless us and keep us. The Lord make His face shine upon us and be gracious unto us. The Lord turn His face toward us and give us peace. May the love of the Father, the grace of the Son, and the sweet fellowship of the Holy Spirit be with us all, now and forever. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Thank you, Lord. Yes, thank you, Lord. Muli po, amen. Mga kapatid, tayo po ay magsama-samang muli tomorrow, same time po, 7:30, dito po sa ating DM pod. God bless po. I love you all with the love God of God. God bless. Thank you. God bless.